Magandang araw po sa ating lahat. Ako po muli ang inyong madiskarting nanay at ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano ba magluto ng napakasarap, napaka-creamy na mahablangka, napakadali lang at napakasimple ng mga sangkap. So tara na at atin ang simulan. Para sa ating kakailanganing mga sangkap, kailangan natin ng 2 malaking lata ng Ibak milk. Any brand po, pwede kayong gumamit. Meron din tayong whole corn. So, isang lata po niyan. Condensed milk. Any brand po, pwede po ninyong gamitin. Depende po yan sa available na pagbibilhan ninyo. At isang pack ng cream o all-purpose cream. Then, kailangan din natin ng cornstarch. Siyempre, hindi mawawala ito. So, pwede tayong mag-adjust dyan ng tamis. Pwede rin tayong magdagdag kung gusto niya ng mas matamis. So, yan lamang po yung mga kakailanganin nating sangkap. So, mag-start na tayong maghanda ng ating pan sa ating kalan. Ngayon, nakapaglagay na po tayo ng pan sa ating kalan. So, huwag niyo muna pong bubuksan yung inyong kalan. Pagsasama-samahin po muna natin yung isang lata ng evaporated milk at yung ating Nestle cream o yung ating all-purpose cream. Ihahalo na din po natin ang isang lata ng condensed milk. Pagkatapos po natin mailagay yung mga sangkap, hahaluin po natin dahan-dahan. Kung mapapansin nyo po, buo-buo yung aking all-purpose cream dahil po galing ito sa chiller. Pero, mas maganda po, bumili po kayo yung non-chilled na po na all-purpose cream para wala pong buo-buo. So, lulutuin po natin to ng low to medium heat lamang ang apoy. Ngayon, habang hinihintay po natin yun kumulo, so ito po yung ating cornstarch at yung isang lata ng evaporada na hindi natin inilagay. So, napakasimple lang, tutunawin po natin tong cornstarch dito sa ating evaporada. At iset aside po natin, once na kumulo na po yun, saka po natin to ihahalo. Ngayon, balikan natin tong ating niluluto. So, haluin lang po natin to ng haluin at hintayin po natin na kumulo. Ngayon, kumukulo na. Ilalagay na po natin yung ating whole corn. At hahaluin po natin. Pagkatapos po ay isusunod na po natin ihalo yung ating tinunaw na cornstarch sa malabnaw na gatas dun sa ibak milk. So dahan-dahan po ang paghalo at dapat tuloy-tuloy na po ang paghalo nito para hindi po masunog ang inyong maha. Pagkalipas ng mga ilang minuto, mapapansin nyo po yung paglapot ng ating mahablangka. So, dapat po tuloy-tuloy lamang ang paghalo at lulutuin po natin to ng medium heat lamang ang apoy. Huwag nyo pong iiwanan para maluto po ng tama. Pantay po ang pagkakaluto ng inyong mahablangka. Ito po ay special mahablangka na ibinabahagi ko sa inyo. The best po itong pangregalo at panghanda sa kahit anong okasyon. Ayan, nakikita ninyo, malapit na po itong maluto. So, dire-diretso lamang po ang paghalo. Marami na po kasing nag-request nito paano daw magluto ng ang gagamitin lang ay gatas na malabnaw at condensed milk. Kasi yung iba ayaw daw ng gata. So, yan po, sana po ay masubukan nyo itong recipe na to dahil talagang napakasarap at napaka-espesyal.
So yan po, pagkalipas ng 20 minutes, luto na po itong ating mahablangka. So yan po, malalaman ninyo kapag luto na, hindi na po bumabagsak sa sandok. So pwede na po natin itong ilipat sa ating molder. At papatayin na po natin yung ating apoy. Then gagadgaran po natin ng grated cheese. So mas marami pong cheese, mas masarap po itong ating special mahablangka. Maglalagay din tayo ng latek. So, isa po ito sa nagpapasarap sa ating mahablangka. Ngayon, palamigin lang po natin ng kalahating oras bago natin iserve sa ating pamilya. So, eto na atin ang titikman. So, yung ating ginawa kanina na nilagay natin sa isang malaking lagayan ay pinakain ko na sa aking mga abangers. Then, may nilagay ako sa isang molder. Flour molder po. So, yan para may idea kayo. Kitang-kita ninyo ang pagka-creamy ng ating mahablangka. At napakasarap po nito. Saktong-sakto lang yung tamis. Pero kung gusto niya ng mas matamis, pwede kayong mag-add ng asukal o pwede rin ang condense. So, nasa inyo yan. Pero para sa akin, saktong-sakto lang po yung kanyang lasa. So, atin ang titikman. Wow! Kain po tayo. Melt in your mouth siya yung lasa niya. Grabe, hindi ako makapagsalita. Napakasarap po. Sa mga gustong gumawa ng maha special, eto po yun. I-try nyo po. Sigurado magugustuhan ito ng inyong pamilya. Natutunaw siya sa bibig para siyang ice cream. Ang sarap. Tapos may nginunguya kang mais. Saktong-sakto. Ngayon, ito yung bagay sa mga hirap sa maghanap ng nyog. So, yung mga OFWs natin dyan, di ba kalimitan sa inyo, nahirapan kayong bumili ng nyog. Yung gata ng nyog, ang meron sa inyo, nasa lata. So, itry nyo tong ating version ng special mahablangka. Napakasarap, napakasulit ng lasa. Pang mayaman yung lasa, promise. Pero kung ipang ninegosyo ninyo, mahal nga lang siya dahil hindi naman tinipid sa sangkap. Kita ninyo yung mga ginamit nating recipe. Panalo. Yung tamis niya, saktong-sakto lang. Para sa akin, wag na kayo magdagdag. Again, kung ikaw ay bago lang sa akin channel, please don't forget to subscribe and click the bell button para updated sa mga recipe na ibabahagi ko pa. At mag-join po kayo sa akin group page, Madiskarteng Nanay. So, yan po. Nasa screen na ninyo. At yung aking page, Madiskarteng Nanay by Mel Choice. Mag-join po kayo dyan. Marami po kayong recipe na matututunan. At marami rin po dyang members na mababait at pwede kang tulungan ma-enhance ang iyong kaalaman. Matuto kang magnegosyo, matuto kang dumiskarte,
Marami po kayong recipe dyan na makukuha sa ating group page, Madiskarteng Nanay. Mag-join lang po kayo dyan at sagutan lang po yung ating mga simpleng katanungan. Pero bago matapos itong aking video na to, ay nais ko munang mag-shoutout sa aking mga mapagmahal na subscribers. Shoutout kay Sir Edwin Mansalapus, kay Ma'am Chloe Channel, kay Ma'am Juby Rosales, at kay Ma'am Mean Matre. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aking channel. Lubos po ang aking pasasalamat dahil going to 400,000 subscribers na po ang Madiskarteng Nanay. Maraming salamat po at umasa pa po kayo na mas marami pa po akong recipe na ibabahagi sa inyo dahil lubos po ang aking katuwaan dahil marami po akong nanay, ate, kuya na natutulungan na rumakit na dating iba po ay tambay lang, ngayon kumikita na po sila sa simpleng recipe. Sana po marami pa po tayong matulungan. At muli, ako po ang inyong Madiskarteng Nanay at umasa po kayo na lagi po akong nandito para tumulong at magbahagi ng aking kaalaman. Kita-kita po tayo sa susunod ko pang recipe. Paalam!